Aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon, mayroon tayong isang extreme na LED TV. Galing ito kay Tsuna ng Malabon. Ang complaint niya rito ay wala siyang picture. Ngayon, titingnan natin kapag walang picture, titingnan natin kung may backlight o may power ba. Ngayon, ipa-plug na natin. Ayan, umilaw na yung kanyang red light. Ayan. Ayan, nag-green na siya. Ayun. Walang ang liwanag yung screen niya. Parang backlight ang problema eh. Wala siyang kumikislap. Ngayon, titingnan natin baka sa inverter lang. O kaya eh, kung wala, lead bulb ito. Yung ibang klase ang backlight nito, yung mahaba. Yung hindi kagaya yung ano, yung sa gilid nakalagay, hindi yung dire-diretso ng pagganon. Kasi ano ito, box type. Ayan at bubuksan na natin. Ito na yung kanyang panel. Ngayon ginawa na pala ito dahil siguro nasira na yung kanyang inverter dito. Kaya naglagay na lang siya ng relay, tapos dito siya kumuha ng supply. 12 volts. Yan. Tapos trigger sa ating ano nga ito, yung ating LVDS para gumana tong ating relay. Ayan. Tapos may transistor siya. Ngayon ipa-plug ko. Titingnan natin kung magki-click pa. Ay, naka-plug na pala. Ayan, nagigreen na yung ilaw niya. Ngayon titingnan natin kung may supply yung kanyang coil ng relay. Ayan. Ayan na yung ating tester. Ngayon tingnan natin kung may boltahe ba. Teka. Ito yung wire na supply papunta sa ating backlight. Ngayon tingnan natin kung may supply ito. Ayan, wala. Ibig sabihin hindi nag-trigger yung ating relay. Wala ring supply dito eh. Tapos dito, ayan, meron siyang 12 volts. Kaya lang, hindi na trigger ng ating relay. Nawalan siguro ng supply yung ating ano, panel. Check natin kung may 12 volts ba yung ating panel. Teka, iuro ko lang may ating camera. Ayan. Kasi hindi nag-trigger yung kanyang relay. Check natin kung may saan yung ground nito. Dito ba yung ito? Mayroon siyang 4.8 ah. Kasi maliit lang naman to, hindi naman 12 volts ang supply nito eh. Nasa 5 volts lang to eh. Teka. Bakit hindi nag-trigger yung ating relay? Kasi naglagay pa siya ng resistor. Ngayon itong resistor, i-direct natin dito sa base ng ating transistor. Tingnan natin kung mag-activate siya. Ayan lang at aalisin natin to. Ito, naputol na nga. Ngayon, subukan natin i-rectar ito. Teka. Teka, i-on muna natin yung ating TV kasi nagpula na siya eh. Nagpula na yung ating red light. I-on muna natin. Teka, ayaw pa mag-on. Ayun. Tingnan natin kung mag-trigger siya. Ayaw. Nasira siguro itong transistor niya. Ayaw. Pero tingnan natin kung may supply ito. Ayan.
Ayan, meron siyang 5 volts eh. Baliktad lang yung aking tester. Ngayon, i-check natin tong transistor. Bakit tayo mag-trigger to? Ayan, check natin yung transistor niya. Ayan, tinis ko yung ating, wala kasing tagahawak ng aking tester, kaya hindi ko maipakita kung paano pag-test ano, ng transistor. Pero may leak siya. Papalitan natin to ng transistor. May leaking eh. Ito, ginamitan ko siya ng ano. Tingnan ko kung maipapakita ko para sa ating mga baguhan lang. Ito yung ating analog o analog tester. Ayan oh. Kapag binaliktad siya, binaliktad mo, pumapalo pa rin eh. Literacy to eh. Literacy yung ating transistor. Ngayon maghahanap ako. Papalitan natin yan. Ayan na, napalitan ko na yung ating transistor. Ito na yung ating luma oh. Ito. Ayan. Ito na. Ngayon nilagay ko pa rin yung ano niya, yung resistor niya. Ito kasi yung nagtitrigger ng ating galing sa LVDS to eh. Pwede naman sanang hindi to lagyan ng relay. Idirekta na lang yung supply dito sa LVDS dito sa ating coil. Kaya lang ang coil kasi nito 12 volts, tapos ang supply lang ng ating ano, yung ating panel ay 5 volts lang. Kaya hindi talaga siya gagana, kaya nilagyan to ng relay. Ngayon nilagyan na lang, kung hindi lagyan to ng ating trigger, ngayon pag plug mo pa lang umiilaw na kagad yung ating backlight, kaya tama tong ginawa. Kaya naglagay ng transistor para mag-trigger siya pag inon mo, saka lang siya iilaw yung ating backlight. Ayan, sana naintindihan ng ating mga baguhan. Yun ang purpose nito, kaya naglagay ng transistor. Kasi pag hindi to nilagyan, ang 12 volts ni Rektar ito, pag plug mo pa lang, umiilaw na kaagad yung ating backlight. Ayan, ilagay natin to, tapos ididikit natin dito sa ano niya. Ngayon, subukan natin kung magkiklik na yung ating relay. Ayan, pa-plug ko na yung ating TV. Ayan na. Tayo natin. Ayun, nag-click na siya. Saka napansin niyo, umilaw na yung kanyang backlight. Ayan oh. Umilaw na sa gilid. Ngayon tingnan natin kung may display na ba. Ayan, mayroon na. Mayroon na siyang no signal. Ayan, ang gawin natin ay itong relay, ididikit natin dito. Nakadikit lang naman to talaga rito eh. Sa ano niya. Tapos, isasauli na natin to. Ayan na, naidikit na natin yung pinaka-relay niya. Ito na siya. Ngayon, ibabalik na natin yung pinaka-panel niya. Tapos, ibalik na rin natin yung pinaka-takip niya. Okay naman na, yung transistor lang talaga ang nasira. Hindi lang nag-click yung ating relay. Ayan na siya. Balik na rin natin at ilalagay na natin yung mga bolt niya. Dami ng bulk. Yan na. Saksak na natin yung TV Plus para ready na.
Dito yung mga tornilyo niya. Yan. Kalo-halo na yung mga tornilyo niya. Yan, malapit na. Isa na lang. Yan. Tapos itong kanyang pinaka-base. Tarin natin. Ayan na, naibalik ko na siya. Ayan na siya, oh. Ngayon ipa-plug na natin. Ayan. Tayo natin mag-grill. Ayan na. Click na siya. Ayan. Mayroon na. Ayan na siya, oh. Ayan. Tapos lagyan natin ang TV Plus. Baka dito sa kabila dalawa yung ano niya, AB ito. Ayun, dead ang balon sa Tondo, Maynila kagabi. Napaikwentro pa lang na ang mga tauhan ng Manila Police District na magsisilbi lang sana ng warrant of arrest laban sa target na si alias RJ para sa kasong murder. Inilak nila yung pinto, no? Kaya nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa second floor, tumalon sa bintana at lumipad sa isang bahay. Noong sinundan ng mga pulis natin, meron naman tayong blocking force, doon okay yung na siya. Niyang pinutukan. Ayan. Sa kunga naman ito, ayan lang, at sana may natutunan yung ating mga baguhan. At maraming salamat sa inyong panonood. Ganun lang. Ano lang, step by step lang, tingnan natin kung may supply yung ating backlight. Kapag walang supply, nasa inverter. Ngayon, ito, kinonvert na. Ngayon, yung kanyang relay ay hindi nag-activate dahil sa transistor, nagkaroon na ng leak. Ayan lang, at maraming salamat sa inyong panonood. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.